morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Ikaw, Kabison, excited ngayong araw na ito kasi may something new. Uy! Ano kaya yon? Bagong damit? Bagong sapatos? Bagong bahay? Bagong jowa? Bagong love life! Uy! Talaga naman! Nakaka-excite lagi ang bagong love life, di ba? Totoo yan. Nakaka-excite din ang bagong work. Nakaka-excite na nakaka-nervyos, na nakaka-tense. Kapag ka, ikaw ngayon ay papunta sa opisina tapos sa unang araw ng trabaho mo ngayon. Ang dami tumatakbo sa isip mo eh, di ba? Correct. Meron ba akong magiging kaibigan? Tama. Meron ba akong makakasundo doon? Eh kung medyo malandi ka, may gwapo kaya din? Kasama aminin yun nyo, eh. Aminin nyo, hindi na mawawala yun. Hindi mawawala yun. Meron kaya din gwapo? Naghahanap ka, di ba? Naghahanap ka ng potensyal kung sino mang, yung prospect mo, kung sino ang pwedeng maging jowa at pwedeng umabot sa Valentine's Correct. Day. Yeah. O, di ba? Pero huwag mo naman masyadong i-push. Kung today is your first day at work, huwag mo muna nga i-prioritize yung pwede ka makahanap ng jojowain dyan sa opisina. Mm-hmm. Siyempre, iba-prioritize mo yung makapag-adjust ka sa workload. Tama. Yung maintindihan mo yung mga lahat ng mga gagawin mo, di ba? Yun muna. Kapag medyo adjusted ka na, saka ka na maghanap ng jojowain dyan, pwede. Correct. Di ba kailangan makabisado mo muna yung trabaho. And speaking of bago, naku, ang dami pong bago sa Love Radio. Correct! Totoo, isang malaking check ng pink na ballpen. We are very happy to tell you mga kabisyo na simula po ngayong araw na ito, meron po kayong aantabayanan na yes. Dalawang bagong DJ. Dalawang bago na magbibigay ng aliw sa inyo araw-araw. Corrected ba? Kasi sinigurado mo na ba? Sinalat mo na ba? Ah? Ang babae nga ba? Eh wala... partner, wala akong balok sa latin, babae yan. Hindi, wala lang, walang Adam's apple. Lalaki pa yan, hindi sinalat ko yan. Pakialam ko dyan. Maganda, maganda. Nakapasaba naman ang kanyang qualifications, magaganda, pasok sa standards. Magaganda ito mga kabisyo, makukulit din, at higit sa lahat, may sapi din. Yan. Yan. So antabayanan nyo po pagkatapos po ng tambala na aming susunod na bagong DJ ay si DJ Ira. Wow, yan. Pangalan pa lang partner. Oh, alam mo na kagad na ano, ano meron? Maputi. Yan. Yan. Balingkinitan. Balingkinitan, maliit ang bewa. Correct, ganyan, di ba? So antabayanan nyo po yan. At kung curious kayo kung anong itsura ni DJ Ira, syempre dapat nakapag-download na kayo ng Love Radio app. Yan. Correct. Para mapanood nyo kung tama ba magsuswak ba yung description namin ngayon sa itsura niya mamaya. Corrected ba? Diba? Yun, si DJ Ira na mapapakinggan po ninyo alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. So pagkatapos sa ng tambalan ha, antabayanan nyo yan. Corrected ba? Si Cara Carinosa na sobrang love po natin ay maglilipat po ng oras. Alas 3 na po siya ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Mm. At ang ating nga pinakaabangan na TLC The Drama Special Interactive, alas 6 ng umaga ay ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Yes. And mamaya ang alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw, meron po tayong bago at luma. Yan. Meron pong amoy luma. At meron din amoy bago. Yan. Meron pong amoy melon. Meron yan. Pong merong melon amoy. Makakabiling niyo po si Laika Barista mamayang alas 9 ng gabi. Kasama po ang aming pinakabagong DJ na nagmula pa, hinugot pa po namin mula sa Cebu. Correct. Kaya mga kabisyong mga Cebuano, mga Bisaya, yan. Meron na po nga makakaintindi po sa inyo at magkakaintindihan kayo. Makakapiling po natin na ating bagong DJ na si Malaya. Uy! Mamayang alas 9. Ako sigurado mag-e-enjoy kayo sa mga panibagong boses na mapapakinggan niyo po dito sa Love Radio. Tama. Again, si DJ Ira at si DJ Maya. Sila yung ating makakasama simula ngayong araw ito. Siyempre, tuloy-tuloy na po yan. Kaya sigurado, kompleto sa regados po ang inyong mga DJs dito sa Love Radio na magbibigay ng kaligayahan, ng matinding halakhakan araw-araw. Ang saya, no? Kapag meron talagang bago ako mismo, na-excite din, partner. Ano kayang klaseng boses ang papaninig? Magkakaboses kaya sila ni Nicole Liala. Corrected by maganda babae pero boses lalaki kaya, di ba? Surprise lahat
yan. So, antabayanan niyo po yan today. At kung ikaw naman, Kabisyo, merong bago sa'yo, katulad niyang bago mong trabaho, pabibo ka muna dyan. Huwag ka muna mag-alala sa mga pwede mong at posibleng maging kaibigan. Kasi normally naman, kapag ka may bago sa opisina, sila naman yung kahit papaano nag-a-adjust para i-welcome ka. Diba? Correct. Tapos eventually, as time goes by, makikita mo naman kung sino yung ano, kung sino ang makakasundo mo, yung parehas mo ng trip, yung makakatropa mo. Diba parang katulad ng first day of school? Totoo. Hindi mo pa mawari kung sino yung pwede mong maging kaibigan? Nakakaba yun at first ha, kasi hindi mo nga alam kung sino yung makakasundo mo, feeling mo bubulihin ka eh. Diba? Pero pag tagal ng panahon, lahat man pala makakasundo mo, basta mabait ka rin. Tama. Diba? Huwag ka maldi-maldita. Oh. Nakakairita po yung mga nagmamaldita. Lalo pa, mamaldita ka, hindi ka mamaganda. Huwag ganon, Kabisyo, ha? Iaayon pong ugali sa mukha. Charot lang, nakakalurgy. Nakakalurgy kasi pag halimbawa may babaeng maganda tapos nagmaldita siya. May pinapagayon din kasi minsan eh. Alam mo yung partner, kapag maganda yung babae tapos nagmamaldita siya, parang naiintindihan natin kasi maganda ka naman eh. Sige, fine. Pero may karapatan kang magmaldita basta diba, maganda ka. May ganun. Pero kasi diba, pag, may pinapagayon. Ako kahit alam diba? Ko mayari, medyo masama ugali niya o medyo may pagkamaldita ng konti. Pero pag nasa itsura din talaga eh. Diba? Nasa galaw, nasa galawan. Mga the moves. Kasi limbawa, wala ka na nga itsura, ang maldi-maldita mo pa, nakakairita ka. Kasi lagi mong tatandaan, kung wala ka na nga itsura, babawi ka sa ibang paraan. Tama. Hindi wala ka na nga itsura, ang sama pa ng ugali mo. Napaka-redundant mo. Parehas bad, di ba? You so look just, bad, ano, you sound bad. Huwag ganon. Tama. Charot lang. Basta, ang importante, lalong-lalo na kung merong bago sa'yo, bagong trabaho, bagong pakikisamahan, hindi ito yung tamang time para magmaldita ka. Tama. Diba, itago mo muna yung pagiging maldita yan. O mag-just ka muna sa sitwasyon, ha? Just chill and have fun. And good luck, ha? Enjoyin mo lang kung ano man yung bago na yan sa'yo. Kasi hindi naman lahat may pinagdadaan ng bago sa buhay nila. So tama. Ikaw, meron kang pinagdadaan na bago ngayon, di ba? Just enjoy that moment. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Sobrang love ko po kayo. Grabe, 10 years na pala tayong magkakasama. 10 years ko na po pala kayong minamahal. Yay! Tulungan naman po ako sa aking pag-iisip kung ano ang pwede kong gawing celebration for Valentine's Day para sa aking mama at papa. Magta 25 years na po kasi silang together sa Feb 14. Sakto po yung po ang wedding date nila. And gusto ko naman na merong gawing something special for them. Kasi nung tinatanong ko silang dalawa kung anong balak nilang gawin on Valentine's Day, ang sabi nila, wag na lang kasi gastos lang. Mm-hmm. Eh, gusto ko naman may something. Please naman, Nicole and Chris, tulungan nyo naman po ako. Yan. Alam mo, hindi ko alam kung strategy yon na mga magulang, wag na lang. Pero sasabihin nun, perahin mo na lang, ayaw lang nilang sabihin, nahihiya lamang yung mga yan. Pero kung tutusin, dapat naman talagang bigyan din natin ng enjoyment ang mga parents natin kahit... 'di ba? Kahit alam natin matagal na silang magkasama. Actually, kung the more na matagal sila, the more dapat mo silang bigyan ng mas bonggang moment together. Totoo 'yan, no? Tama. So we agree. So 'yun nga, ano nga daw gagawin? May diba? Mga napanood akong kahapon, mga pwedeng gawin ng mga magjowa. Mag-zipline silang dalawa. One way lang po. Oh. Pabalik lalakarin na. Alam mo, pinakamasarap, masarap naman yung zipline eh. Yung unang pagtulak lang sa'yo yung nakaka-stress. Yung kinakabit sa'yo yung ganyan. Yung tapos nakikita mo na ang lalim, ganyan. Pero yung during, masaya na siya. Ang para sa akin, pinakamahirap sa zipline partner, yung pagsalo sa'yo. Laging may impact kasi yung pagsalo sa'yo. Ilang beses na kasi ako na nagkapasada sa pagsalo na yan. So kung halimbawa, yung magulang mo, hindi naman sila sporty, o ex mo na yung zipline. Wag na yan, di ba? Kasi very normal na daw yung nagbibigay ka ng flowers. Kung pwede mong gawin, gawin mo din yun. Para hindi mo nalang pahirapan yung sarili mo. Sa tingin ko, ang unang dapat itanong sa'yo, may budget ka ba bilang isang anak? Diba? Mm-hmm. Kasi it will all boil down to budget eh. Kahit gaano katindi yung pagpaplano mo, kahit gaano ka ka-creative, compare mo lang dalawang piso. Ate, kahit gaano pa natin pag-usapan ito, mukhang wala kaming maitutulong. Correct. Diba? So, magkano ba yung budget? Meron ka bang budget? Mm-hmm. Diba? Okay. So, kung merong budget, tapos sakto lang, ang gagawin mo ngayon is, pwede mong gawin yung mga regular. Mm-hmm. Diba? Yung mga bulaklak. Kasi, kaya naman nandyan pa rin ang bulaklak, nandyan pa rin ang mga pa-teddy bear at mga pa-chocolates, mga kabisyo. Kaya pa rin sila nandyan. Kasi tried, proven, and tested na effective pa rin po yan during Valentine's Correct. Day.
That's very typical kung tutusin. Typical, pero, diba? Pero kung may kasi, impact pa rin siya kahit papaano. Correct, totoo. Very typical siya. Pero, di ba, nakakatuwa nang binigay mo ko ng rose. Di ba, parang correct, correct, napaka-typical. Pero, di ba, so kung halimbawa kayong silang dalawang, yung mama at papa mo, hindi na nagbibigayan, di ba, pwedeng kayo na yung magbigay, mga anak, or tama, pwedeng kung siya bahay mo si papa, kasi nga, di ba, ang Valentine's Day, pag-inarte ng mga babae lang yan. So yung papa mo na yung kausapin mo, sabi mo pa, meron akong ano, hinanda para kay mama, ganyan. So ikaw na bahala, so, ikaw na bahala magbigay. Yan. Diba? Yung mga ganong klase, mga eksena. Actually, readily available yan eh. Mga ano, yung mga ganyang stuff. Teddy bear, flowers. Oo, nandyan lahat eh. So kung meron kang budget to buy the typical stuff, edi go ahead. Pero kung meron kang a little more budget, not just do the typical, edi mag-set up ka na rin ng date. Pwede din naman na yung date sa bahay nyo. Correct. Diba? Pwede din naman na nakaset up. Diba? Siguro, tanungin mo yung daddy mo, dad, ano ba yung tsura nung date ninyo? Anong unang date namin? Sa Tapsilugan lang? Sa lagay ka ng setup ng Tapsilugan? Pwede. Okay, magluto ka mismo ng Tapsilug sa loob ng bahay ninyo. Pwede. Diba? Diba? Madaming ways. Maraming paraan. Budget talaga yung ano, yung factor dito. Yung unang consideration dito. Wag tayong plastic. Correct. Diba? Pero kung halimbawa wala kang budget tapos meron kang gusto i-prepare, pwede naman sa loob ng bahay eh. So titingin ka na lang doon sa estante ninyo. Alam ba yung mga corned beef na sinesave para sa pesta? Kunin mo muna yan. Sabi mo, special occasion naman yung Valentine's, di ba? Totoo. Yung mga ganun, pwede ka rin naman tumingin. Alam mo, feeling ko, yan yung pinaka na pwedeng magawang nakaka-touch ng isang anak para sa magulang. Kasi natatandaan ko recently, meron akong kaibigan na magulang na sila on their 25th, ganito rin, anniversary partner. Ang ginawa ng mga anak nila is nag-ambag-ambag para magkaroon sila, yung parents sila, magkaroon ng trip to Korea. O, di ba, send them to Singapore. To Hong Kong, to Korea. Diba yung mga ganun ba? Let's say, kunyari, wala pang budget. Nagpa-plano ka pala. Ito pwede mong gawin. Kung wala ka pang budget, tapos you plan to do something special. Ito ginagawa ko kadalasan kapag wala akong budget, pero I plan to do something special. Ang binibigay ko dun sa someone special, envelope. Dun sa loob ng envelope, merong letter. Kunyari, computerized or whatever, na parang, you are gonna enjoy a trip for two, kunyari, to Batanes, ganyan, or to Davao, ganun. To be claimed on. Ganyan. Yan. Sweldo ko po. Sa sweldo ko po, wait lang po kayo, pero ako na po ang sagot dyan. Pwede din yun eh. Diba? Pwede. Pwede din yun. Na parang, meron po ako ipe-prepare para sa inyo mama at papa, Valentine's Day po. Hindi nga lang po ura-urada, pero magiging medyo delayed lang po yung magiging date po ninyo. Pero rest assured, kaya ako binibigay itong letter na to ng Valentine's Day para lang malaman po ninyo na pinagplanuhan ko po. Pwede din yun. Tama. Yung mga, pwede yung ganun. Pero kung wala naman talagang budget, marami kang pwedeng paglaruan. Yes. Pwede mo ring isipin kung ano ba yung mga hindi pa madalas na ginagawa ng nanay at tatay ninyo. Ayan. Di ba nag-check-in na ba sila sa isang hotel? Na-experience na ba nila na maka-experience sa isang magandang kwarto? Correct. Di ba? Pwede po, yun. Pa-experience mo sa kanila yung relaxation, halimbawa sa spa. Di ba? Nagpa-massage na ba sila? Lumubog na ba sila sa jacuzzi together? Yan na, di ba? Diba? Ang tanong dito, gusto pa din ba nila yon? Di ba? Baka kasi hindi rin nila gusto. Alam mo, may mga magulang na, ba't tayo na ganito? Sana pinera mo na lang. May mga ganun din eh. Yun din kadalasan bumabagsak. Oh. Isang kahit nag-prepare ka, dapat pinera mo na lang. Mas kailangan pa natin ng pambayad sa kuryente at sa tubig. O, di ba? Kasi yung kung nanay at tatay mo, ganyan ka-practical din, di ba? Pwede mo ding perahin na lang. Para tapos ang usapan, hindi ka pa maghihirap masyado. Sa madaling salita, ikaw naman yung nakakakilala sa magulang mo. Tama. Diba? So, ikaw din naman yung makakatansya. What will make them happy? What will make them kilig? Diba? Correct. Yung mga ganon. Napakaswerte ng mga magulang mo. Diba? For 25 years, talagang matibay pa rin ang kanilang pagsasama. And dapat talaga siguro, dapat i-celebrate ang ganyang klase ng moment. Silver wedding anniversary. So, congratulations sa inyong nanay at tatay. Sana mapag-isipan yung mga magkakapatid ng bonggang-bongga yung talagang magiging memorable at magugustuhan ng parents ninyo. Diba? So, good luck and God bless po sa inyong sa iyong pagpaplano. And kung ikaw naman may jowa at meron kang plano sa darating na Valentine's Day, edi good for you. Naway maging successful din ang iyong plano. Yan. At kung ikaw naman ay single, huwag kang mag-alala, lilipas din ang araw na yan. Dahil on Wednesday is Ash Wednesday. Yun ang isipin mo. Huwag mo isipin Valentine's.
Valentine's Day. At naiintindihan din naman namin kung masama ang loob mo dun sa mga may madalang mga bulaklak. Tinitingnan mo siya, tapos sinasabi mo, yabang-yabang naman, akala mo naman kasi naman magaganda. Tsaka naman, mga bulkot nila. Di ba ganyan tayo? Tas oh, bitter na bitter tayo, di ba? Nakaka-irritate mo. Gusto mo agawin yung bulaklak. Eh. Oo, tsaka nakaka-irritate mo nakaka-couple shirt. Di ba kapag ka single ka? He's my king. She's my queen. He's mine, she's mine. Nakakabwisit, di ba? Kapag ka single ka. Tapos makakita ka ng ganyan, di ba? Parang gusto mong hubarin yung mga t-shirt tapos ipakain sa kanila. Abihin ninyo, pag nakakita kayo ng ganyan, yung ilan, di ba? Baduy na baduy kayo sa kanila. Oo, pero kapag ka nandun ka na, ikaw diba? Yung in love. Gustong-gusto mo naman na lagi kayong couple yung shirt nyo. Tama. Na lagi kayong twinning, di ba? Yeah. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. Just enjoy. Basta ang mahalaga dito eh, ano, sa mga single, tandaan, lilipas din. Tirik-tirik ng kandila, titigan yung kandila pa hanggang matunaw. Yeah, lilipas din niya. Pero huwag ka pipili ng mga sperma, mabilis Pascal candle ang sindihan mo. Para nasa simbahan yung ginagamit sa misa, ganun correct, katataba, ganun kahaba. Ganyan, di ba? Para kahit titigan mo magdamag, Ay, naiintindihan namin na nararamdaman mo. Kasi ilang beses na rin namin naranasan ang Valentine's Day na mag-isa, 'di ba? Pero again, dilipas lang din naman 'yan. Oo, pero naman. Dun sa mga may jowa, 'di ba? Edi good luck, God bless, 'di ba? GBGB lang, love lang. Ang programang walang problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa number 1 SM Radio Station. Sa mga...